si Sir? Uy, nakabalik ka na pala galing probinsya. Anong pasalubong mo sa amin? Wala nga eh. Eh, magpapaalam nga ulit sana ako eh, Sir eh. May lalakarin na naman ako. May pinapaayos kasi yung kapatid ko eh. Naku, sa palagay ko hindi ka papayagan ni Sir. Kasi kailangan ni Sir ng driver ngayon. Bakit naman? Eh, dati naman pag wala ako, kaya naman ni Sir mag-drive ah. Eh, hindi ngayon. Eh, bakit nga hindi? Ako, importante pa naman yung lalakarin ko. Anak ko, ang mabuti pa, si Sir na mapapaliwanag sa'yo. Teka lang. Sir! Sir! Andito na po si Robert! Uy. Sir. Thank you, thank you. Sir, napapanay pa niya? Kasi kanina, nag-ayos ako ng antena doon sa bubong eh. Naku! Nahulog kayo, Sir? Hindi. Naayos ko naman. Eh, nung bababa na ako, ano eh, tumalun ako eh. Tapos... Napasama yung bagsak nyo. Hindi, okay nga yung bagsak ko. Parang lito-lapid nga. Yung sa likod ko na yung skateboard ni Chito, nandun doon pa. Sir, nadulas kayo at napilayan? Hindi, malayo yung skateboard na sa likod ko. Tsaka okay naman ang timbang ko, okay naman eh. Sir, saan ba talaga napilayan? Hindi naman ako napilayan. Sino man sabi napilay? Hindi ako napilay. Kanina, may nabasag si Baby na baso. Eh, kung nung kumuha siya ng walis, pumasok ako sa kusina, hindi ko alam na may basag doon. Naapakan ko, ayun, natibo ako. Wala ko palang kinalaman doon sa pag-ayos niya ng antena sa bubong. Eh, sa bubong wala. Sa bubong meron. Tsaka nagkikwento lang naman ako, ikaw kasi panay overtake mo. Halika na, balik tayo. Sir, Teka, sandali. Ano, huwag mo sabihin hindi ka pwede mag-maneho ngayon dahil may lalakarin ka at magre-recommenda ka lang na ibang tao para magmaneho para sa akin. Sakto, sir. Paano niyo nalaman? Wala lang, naisip ko lang. At saka ganun dapat mag-overtake. Pasok! Hello, Pitito. Oh, kamusta na yung paa mo? Oo, sige. Mauuna na lang ako sa meeting natin. Tapos sumulod ka na lang, ha? Basta huwag ka masyado magpalit. Oo, eh, alam mo naman yung kliyente natin, hindi ba? Oo, yung kliyente natin ayaw nung pinaghihintay siya. Oo, sige. O, magkita na tayo mamaya. Okay. Bye! Sir, dito na yung pinsan ko. Ha? Oh, buti naman. Talaga, maraming lalakarin. Sige, papasokin mo. Pinsan! Uy. Mag-isa, kumapala po si Ramon. Kamusta? Naikwento sa akin ni Robert. Nagmaneho ka raw dati sa funeraria. Oo, sir. Kaso hindi po ako sado nagtagal doon kasi siyempre, alam naman po sa funeraria. Nakakainip po magmaneho ng karo ng patay. Walang action. Ano? Sa kalumi, anong minaneho mo lang sumunod? Ambulansya o ambulansya yung sumunod ko. Okay, sir. Hindi pa tayong pinagmamaneho, naghihingan po. Pero nagmaneho ka na ba para sa buhay? Hindi pa, oh. Kung sakali kayo, kayo po una. Wow. Pero sir, mas magaling yung driver yung pinsan ko kaysa sa akin. Kahit na kapikit nga yan, kaya mag-drive eh. Talaga. Hindi kaya ako makapikit pagka ikaw nagmaneho para sa akin. Kaya ako, hindi ko sir. Kung pagpasero kayo, sigurado relax na relax kayo dahil kahit mabilis ho magpatakbo eh, safe naman, oh. At saka kahit saan niyo po gusto pumunta rito, kayang-kaya kong puntahan yan. Ah, talaga? Kabisado mo yung mga pasikot-sikot sa Metro Manila? Hindi, oh. Meron po ako siya ako nito. Ayan, ito po. Ito? Amy, may ganitong laruan din yung anak ko, eh. Ay, hindi po laruan yan, sir. GPS po tawag dyan. GPS? Oo. Ano yun? Ang ibig sabihin ng GPS ay Global Positioning System. Ang Global Positioning System kasi, ang pinaka-function niya, malolocate ka niya o malalaman niya kung nasan yung eksaktong location mo. Ang GPS navigation ay ginagamit para sa mga mahina kumabisa ng direksyon or para sa mga new drivers. Ang pinaka-function niya kasi, dahil nalalaman niya kung nasan ka, i-enter mo lang kung saan yung pupuntahan mo. Tuturuan ka na niya kung paano ka pumunta doon sa pupuntahan mo. Ang GPS ay naimbento noong 1970s by the US military. Nag-start siya bilang tool na ginagamit pang locate ng mga aircrafts nila hanggang sa
ginawa nila itong libre para sa lahat, para magamit na rin as long as may GPS receiver yung unit mo. Ang GPS kasi accurate siya. Binibigay niya eksaktong longitude at latitude kung nasaan ka. Magdidepende na lang yon kung gaano ka kompleto, kung gaano ka detalyado yung mapa mo. Kahit walang kotse, pwedeng gumamit ng GPS devices. Makikita mo siya in various forms. May GPS na parang relos. Masiset mo yon kung nakasasakyan ka ba, or naglalakad ka lang, or namamasahe ka lang. Pwede rin siya. May ibang GPS devices na may videos, meron din siyang music player, pero sa kaalaman ko, wala pang GPS device na may games. Sir. Yan po. Salamat, salamat. Okay. Thank you, thank you. Sorry. Sir, saan nga pala tayo pupunta? Hindi ba nasabi ni Robert? Daan tayong ospital kasi kapatanggal ko yung bubog sa paa ko eh. Tapos daanan na natin ng Ma'am Elsa mo. Okay. Sir, sino po si Ma'am Elsa? Misis ko. Ito. Yan, anak namin yan si Chito. Ba't sa ospital siya? May ano ba? Nagkatrabaho ba siya doon? No? Nurse ba siya o ano? Hindi kasi buntis eh. Medyo maselan yung pagbubuntis. Sabi ng doktor, doon na lang daw muna siya. Pero doon na tayo sa ospital pupunta? Pagkatapos na wala na sir? Meron pa. May ano ko, may appointment. May puntahan tayong kliyente. Kailangan ma-meet ko siya. At siguro doon mo, aabot tayo sa oras. Ako, akong bahala sir. Anong problema? Ayun nga pala. Sinema dyan, akong bahala. Bakit? Sir, may nakaharap kasi ng lalaki sa likod eh. Ha? It's... Dadalawin mo si Elsa sa ospital? Bira, ikaw lang pala. Kala ko sino. Oo, dadalawin ko. Bakit? Eh, kasi may pinapadala si nanay na gamit eh. Gamit daw sa bahay. Eh, tamang-tama, dadaan naman yung lugar. Baka pwede na makisabay. Tara, Pits! Halika na! Sige na. Okay to. Halika na! Okay. Pits, parang iba yata ang tsura ni Robert. Talagang iba. Hindi naman si Robert yan eh. Mga pala si Ramon. Sige. Si Robert. Maneho ka na lang. Hindi, si Robert kasi meron daw lalakarin. Eh, kaya si Ramon muna kinuha ko. Ba't kumuha ka pa ng iba? Sana ako nalang kinuha mo. Dahi, tama na isang disgrasya. Huwag mo nang dagdagan. Ha? Hindi ka makatawa. Ha? Iba tingin mo sa akin o kala mo kalsada ko? Anong kaganapan dito? Sarado na ho itong daan ng ito. Doon na lang ho kay Duman, sir. Teka, sandali. Ramon, ito lang yung alapod daan papunta hospital eh. Pero sir, ha? Hindi problema yan. Anong ginagawa mo? Eh, naghahanap ako ng ibang daan na malulusutan natin eh. Ayan. Oh, meron na. Galing, sir, no? Sabi sa'yo eh. Galing na mo. Ha? Galing, sir, oh. Bueno. Okay pala yung GPS, ha? Parang high-tech na mapa. Hindi rin. Lalalaman niya ba kung ulan o hindi? Ba't nalalaman ba sa mapa yun? Hindi. Pero ba't nagtatanong ka pa? Wala lang! Maganda. Pare, pwede ba Green Hills lang? Pwede. Ha? Pare, pare makagat pa naman eh! What's with ito? Tommy, anong ginagawa mo dito? Kaya alam mo kasi, naghihintay ng taxi. Walang gusto magsakay sa akin eh.
Eh, kailangan ko pumunta ng Green Hills. Late na ako eh. Taxi, eh, anong nangyari sa kotse mo? Eh, pinapaayos eh. Bukas pa matagal makukuha. Red, saan ba punta mo? Sa Green Hills nga. Green... May meeting ako kay Mr. Tan. Magkuklose ko minang deal. Importante ito and I cannot be late. Sir, baka gusto yung isabay na natin siya. Total, yun din naman yung daan natin papunta sa ospital. Oh, sige na. Sumaki ka na. Salamat naman. Thank you, Boss Pipito. You're my savior. Sige na, dalihan mo. Uy. Mali pa tayo. Come on, busina mo nga. Patrick! Ano ba? Matagal ka ba ba? Pits, baka pwede magpatulong. Hindi ko kayang buhatin mag-isa yun. Tignan mo nga. Ako nga, hindi ko mabuhat sarili ko dahil sa pa ako eh. Sa akin ka pa nagtanong. Ano, Tommy, ikaw na nga lang. Tulungan mo nga magbuhat na kung ano yun. Ako, ano ka ba? Pinasakay kita. Ginawa kita ng pabor. Gawa mo naman ako ng pabor. Hindi naman masigaw masama yun. Ayaw yata oh. Hindi, sige na. Dali. Dalian yun, mali-late na ako. Pits, ba't ganyan ka makatingin? Parang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo. Oo naman, tignan mo naman yan, oh, laki-laki, oh. Eh, malay ko naman. Sabi ni nanay, gamit lang sa bahay, malay kong ganyan kalaki yan. Kung gusto nyo, babaan nyo na lang ako dyan. Maglalakad na lang akong papuntang ospital. Very good idea. Isa ka pa, sabat ka pa ng sabat, eh, sabit lang tayo dito! Eh, kasi Pilipino pa rin yung malaki na yan, oh! Ayaw, ang pakialam kayo, sabit ka nga lang dito! Hindi, eh, bahu-bahu pa yan! Wala akong pakialam! Tama na, ano ba? Maliit na problema lang yan! Sir, pero may mas malaki pang problema kaysa dito sa statuang to, oh. Ayan, oh. Gomez, magkasama na kaming dalawa. Ha? Malayo pa eh. Hindi pa kami nakakarating sa hospital eh. Ha? Eh, bakit? Hindi, yung yung traffic. Grabe traffic. May parada eh. Ha? Saan yan? Hindi ko alam. Parang piyesta yata dito sa napunta namin eh. Naku, paano na ngayon yan? Naku naman, buntis pa tong si Mrs. Gomez, no? Alam ko na. Mabuti pa, dumiretso na lang kayo sa dinner natin. Mamaya mo na patingin yung paa mo. Hindi, sige. Dumiretso na muna kami dyan. Baka pwede, simulan nyo na yung dinner kahit wala pa ako, ha? Sige. Susubukan ko eh. Sige. Susubukan kong kausapin ito, pero dumating ka na kagad dito. Hello? Excuse me. Si Mr. Manolota ba yan? I wanna talk to him. Medyo choppy-choppy yung linya. Hindi ko masyado maintindihan. Hello, Mr. Manoloto. If you're not here in 5 minutes, you can kiss the deal goodbye! Hello? Hello? Hello, Maricar? Mukhang di naman galit sa akin, eh. Ano? Eh, bakit sabi niya, eh? Hello, Marga? Hello? Hello, boy. Sir, may problema ba? Mukhang kailangan unahin natin yung dinner sa kliyente. Mamaya tayo pumunta sa ospital. Alam ko na. Alam na naman, alam mo. Lakarin natin hanggang kina Maricar. Ano? I've got a better idea, boss. Let's just take a cab. Cab? Yep. Anong cab? Kabayo? Saan tayo hanap ng kabayo dito? Hindi, boss. Cab. Mag-taxi tayo papunta kay Maricar. Hindi, malabo yan. Sigurado hindi tayo pasasakay ng taxi. Bakit naman? Kasi kasama ka. Patrick, ha? Kanina ka pa. Sir, buka yung maglala. Siguraduhin ko makarating ka dun sa pupunta mo at hindi ka malilate.
Talaga? Oo. So, sige. Bala. Ramon, parang traffic din dito sa napasukan mo eh. Ah, hindi sir. Nandiyan lang sa intersection yan. Sigurado ako. Ganun ba? Kaya sa talay, bababa lang ako ha. Oh, bakit sir? Dito naman tayo sa pupuntaan niyo? Hindi, hindi. Eh, hindi ko na kaya. Eh, ihina ako eh. Patik, tulong mo ako. Manong, pwede ba makigamit ng banyo nyo? Pwede ito malaloto? Oo. Ako, sabi ko na nga ba, sige, pwede kang gumamit. Baka naman kung nagigamit ka ng banyo namin, eh, swerte, hindi na ko sa loto. Sige, salamat. Dali. Nong, pwede ba bang makigamit din ng banyo nyo? Naiihina ako eh. Makikigamit ka ng banyo? Apo. Eh, hindi naman pampublikong CR ang CR namin eh. Eh, bakit siya pinayagan nyo? Eh, iba yun. Sika. Ikaw hindi naman eh. Hoy! Bawal dyan! Bihira, ano man gusto mong multahan kita? Nakikita mo may halaman oh. Alam mo bang bawal yung ginagawa mo? Gano'ng karami ba bumulaklak yung halaman na yun? Ano? Okay ka na, boss? Bad trip yung may-ari ng tindahan. Di ako pinaihi. Kasi mukha kang akyat bahay. Natakot sa'yo. Ikaw, napaka-kontrabida mo. Sige, ikaw sumubok doon. Magpaalam ka. Tingnan natin kung pagtabuyan ka ng may-ari. Oo! Oh! Ganon? Oo! Oh! Subukan mo! Watch and learn. Yabang, yabang. Malod ka? Oo! Oh! Diyos po, pwede pong magamit yung banyo nyo? Banyo? Oh. Hindi mo pwede. Ah, ganun ba? Nakikiusap lang sana po ako eh. Pwede. Lama to. Jan, jan, jan. Ana, did you learn something? Yes, yes, yes. Ay, nako, Patrick. Sabi ko sa'yo eh. Sa pinginom ko rito, nauho tuloy ako ah. Ito. Ito. Nakapagtakayan, di ba eh? Kuminom ko rito kanina. Ang kalahati na lang ito eh. Anyway.
ka ba? Papakamatay ka ba? Ay, oo. Talaga magpapakamatay ako dahil galit na galit sa akin si Mrs. Gomez. Dahil kasi nga, ang sabi na napaka-unprofessional daw natin. Teka, asa na siya? Aba, eh, wala na. Di umalis na kanina pa. Ba't nandito ka pa? Eh, wala kasi akong kotse. Dahil iniwan ko sa opisina. Tapos, eh, sinakin na lang ako ni Mrs. Gomez. Pupunta nga doon sa dinner natin dapat. Ba't di ka pa sumabay sa kanya nung umalis na? Sasakay pa ako? Pagkatapos mo injanin? Diyos ko naman, pipito naman. Nakisakay na nga ako pupunta, tapos makikisakay pa ako. Mapapanid pa ako sa opisina. Oh, ikaw oh, talaga, nakakayata. Sorry nga, sorry nga. Hindi, ikaw naman alam na buti kami ng ganito ka tagal sa traffic eh. Buti nga. Alam niyo kung pasikot-sikot. Naglakad pa ako, init-init! Buti nga kasi may GPS tayo. Hindi, dahil nakaiiwan sa traffic. Oo nga. Sino siya? Si, ano, pinsan ni Robert, si Ramon, eh, siya yung nag-drive siya. Ramon? Ramon, si Marigar. Hello. Uy, sasakay ka ba o magpapakyut ka? Sakay na nga. Oo, sige, tara. Pwedeng paki. I-stop mo muna dyan sa may gilid. Parang kotse ni ano yun? Ni Mrs. Gomez. Hello? Ay, nasiraan? Oo. Sigurado ka? Alika, pumunta tayo. Ayan. Thank you. Thank you, Ramon. Oh, sige, te. Okay, Mrs. Gomez! Oh, Maricar. Si Pepito po, oh. Hello. Mrs. Gomez, eh, pasensya na ho kayo kung nahuli ako dun sa dinner kanina eh. Ano eh, traffic ko eh. Mrs. Gomez, pasensya na po, no? Pero saan kayo pupunta? Actually, meron akong appointment with my OB-GYN. Ngayon, ang problema ko, hindi ko alam kung ika-cancel ko dahil nasira nga ang sasakyan ko. Hindi, Mrs. Gomez, huwag na ho. Buti pa, ihatid na lang ho namin kayo. Mr. Manaloto. Kung sa tingin mo ay makakalimutan ko na yung ginawa mo, by offering me a favor, nagkakamali ka. Hindi, hindi. Ano lang, gusto ko lang makabawi dun sa abalang nagawa ko kanina. Kaya, kung gusto niya lang naman, ho. Well then, wala naman ako magagawa. Sira ang sasakyan ko. Okay then, I'll accept your offer. Sige, okay. Alika na ho kayo. Kunin mo nga muna yung bag ko. Ikaw nang bahala sa sakyan. Pasok na po kayo. Sir, tayo na, sir. Oo. Sana kasya tayo. Tayo, boss. Oo, sige. Tutok na nga ako, sumisignal na nga ako papunta rito sa kanan. Bigla ka ba naman dinaretso? Pare, nasa right way ako. Kitang-kita mo naman, ikaw ang pumat. Ah, kahit na. Tingnan mo, kahit saan ang gulumuting na yung sasakyan natin, ikaw may kasalanan. Tingnan mo, ikaw nga pamangga sa akin. Bihira, tingnan mo kitang-kita. Tingnan mo mabuti. Hindi, hindi ako papayag. Basta, ay lalong hindi ako papayag. Tingnan natin! Kaya, sandali. Hindi, sandali. Titignan ko kung ano nangyayari. Hindi, titignan ko lang ano nangyayari. Hira ka. Eh, dubli-dubli kasi ang mata mo eh. Hindi, hindi ako papayag na ako may kasalanan yan. Basta, maghihintay tayo ng pulis dito. O sige, di maghihintay tayo. Talo naman ako dyan, kita mo naman. Pare, sandali. May kasama kasi akong buntis eh. Baka mga anak, kailangan dal namin sa ospital eh. Eh, Brad, eh, dali mo sa ospital. Hindi nga kami makadaan kasi nakaharang kayo. Baka naman pwede itabi niyo muna para makadaan lang. Kayo nagiging cause ng traffic eh. Eh, ito, binangga ako eh. Ano? Eh, ikaw nga bumangga sa akin eh. Loko ka pala eh. Hira ka. Kita-kita mo naman oh. Nakatutok. Ma, pare, yan lang ba eh. Parang gasgas lang yan eh. Baka pwede,
Tabi nyo na lang, tapos pag-usapan nyo na maayos. Eh, yun na nga ang gusto kong mangyari. Kaya lang, ayaw akong bayaran itong lokong to eh. Ako? Magbabayad? Tarantado ka pala eh. Kitang-kita pa naman, oh. Dapat ako ang bayaran mo eh. Ako ang babayaran mo. Ah, hindi! Ako bayaran mo. Nakabangga. Ah, hindi. Babayad. Teka, sila, ako na, ako na. Kung ako, babayaran ko kayo pareho, ano, itatabi nyo ba yung mga sasakyan nyo? Ha? Ako na magbabayad! Teka. Di ba ikaw si Pepito Manaloto? Total, milyonaryo ka naman. Bayaran mo naman kami. Kain-kain mo na yan. Yun na nga. Ano, papayag ba kayo? Iaandar nyo dito, pero ako nang babayad sa inyo. Okay. Sige, payag kami. Oh, sige. Salamat, ha? Salamat. 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 Hindi, wala yun, wala yun. Sandali! Bakit? Sasama kami sa inyo! Bakit pa? Eh, paano kung takbuhan mo kami? Yan na lang kayo, pagkasya nyo ng mga sarili nyo, ha? Sige po. Pag-isa nyo lang. Oo, dali. Kailangan tayo ang punta ng sasakyan. Ay, Let's go! Pits, ito na yung drama kulit. Sir! Mapapalayo kasi kami. Go na, salamat, sir. Sige. Salamat po, sir. Ano? Sana na, Brad. Sige. Ano, nakatawag ka sa bahay? Ay, kayong dalawa, pwede pa. Mamaya na lang tawagan yung bahay mo. Eh, gusto ko malaman kung nakauwi na si Chito eh. Eh, alika na. Malapit lang naman yung ospital dito eh. Doon lang tawagan. But I think she's right, you know? Kailangan, umilis na tayo kayo. Sige, you promise not going to make it. I promise you. Tara, ano, Ramon? Sir. Sir, may isa pa tayong problema eh. Wala na naman traffic ah. Oo, oh, eh, wala na rin tayong gasolina eh. Walang gagawin natin. Ano? Wala. Wala? Wala. Wala sir, ang layo na nang iniikot namin. Wala talaga makita. Ano nga yung gagawin natin? Eh, ganito siguro gawin natin. Itulak natin doon sa sasakyan hanggang sa makakita tayo ng gasolinahan. Ha, tulak. Pamauna ka. Baka lahat tayo tumirik dahil sa pagod. Boss Pepito, I think you have to see this. Boss. Sandali, Tommy. Ano kami? Nag-iisip nga kami ng paraan kung anong gawin eh. Boss, ito mga nganak si Mrs. Gomez eh. Ang gagawin natin? Ang gagawin natin? Ang gagawin natin? Sandali, alam mo, wala na tayong choice. Kailangan na yata niyang mga anak dito. Ano gagawin natin? Uy! Ano yung nakuha mo? Pinipigilan ko paglabas ang bata. Paglabas? Pang-aso yan eh. Tsaka hindi sa panganak yan. Tabi kayo. Sir. Paka ka mo to. What did you do? Akong bahala. Nagawa ko na to dati nung nanganak si Elsa. Katulong ako ng kumadrona. Malis kayo dyan. Akong bahala dyan. Relax lang ako kayo, ha? Sandali. Bukan nyo ng konti, tapos ha? Hinga malalim. Ire. Sandali, ha? Isa pa, ha? Nakikita ko na yung ulo. Ire. Patrick! Patrick! Patrick!
Hoy! Oh, Pitch! At baka si tinila mo ba yan eh? Hindi pwede maiwan to, baka manakaw eh. Sino naman magnanakaw niya? Pakailan mo! Alam mo ikaw, masungit ka kanina pong masungit. Paano ako magiging masungit? Ha? Anong nangyari? Dok, nanganak po kasi sa kotse. Iyan ba? Akin na. Nurse, pakilagay sa incubator. Kamusta naman yung paang okay ba? Ano na namang nangyari sa inyo? May bubugo sa paa. Patatanggal ko na ho dapat eh. Ah, ganun ba? Come inside. I'll take care of you. Sige. Ito muna. Okay lang kayo? Ako okay. Okay lang kayo? Ikaw okay? Okay lang ako. Tatay, okay? Okay tayo. Wait! Patrick! I have a brilliant idea! Bakit hindi na lang natin ibigay itong statwa kay Mrs. Gomez? Di ba bago panganak siya? Oh, di para bang congratulatory gift ito para sa kanya sa bagong panganak? Teka, Tommy. Bakit ko ibibigay ito sa nanay ko to? Tunay, di ba mahal mo si Boss Pepito? Oo. Oh. Di ba para magkapatid kayo? Oo. Oh. Siya naman makikinapag ito eh. Dahil para bang gift niya ito kay Mrs. Gomez. At saka, may negosyo kasi sila eh. Malaki negosyo, kaya yaman ang babae ngayon. Makikinapag si Boss Pepito dyan, sigurado. Tommy, baka niloloko mo na naman ako dyan eh. Hindi kita niloloko, peks pa talaga. Kaya ako natatako, nagpe-peks man ka eh. Sige. Basta, tulungan mo ako magbuhat nito, ha? Sige. You won't regret this. Sige. Diba na, ha? Wala ka kundi sa kotse. Muna ka na. Babalik ako. Dasa. Gugulangan muna naman ako, eh. Mabuti pa. Ikaw muna magbuhat nito, ha? Sige. Tulungan na kita. Sige. Halika. Ready, ha? Sige. Sige. Ang bigat-bigat naman pala ito. Kunting tulak naman, Tommy. Sige, na. Mahirap to. Tommy, bilis naman ng konti. Bigat ito, no? Sandali. May tao. Ang gamdang matama. Teka. Sandali, Tommy. Hindi maganda ito naisip mo, eh. Ano yun? Ito! Eh, hindi ba pumayag ka na? Si Boss Pepito naman makikinabag dito, hindi ba? Hindi ba pinag-usapan na natin yan? Sabi mo, okay? Umuhi ako, Tommy. Pero tanda mo, hagdang pong dinadaanan natin. Ang sabi mo, pwede sa elevator, pambihira ka. 17 pa rin pupuntahan natin. Nasa kalahati pa lang tayo, 8 man pa lang tayo. Kasalanan ko ba kung talagang hindi tayo pinayakan sa elevator? Kaya natin hinahagdan, ano? Kasalanan mo talaga, Tommy! Patayin mo? Oli ka na, baba tayo! Oli ka na! Sandali! Bakit ka bababa? Ikaw nakaisip na ito! Eh, dahil kasi ako nabibigatan dito, no? Ako nabibigatan dito! Ito yung bababa! Yung sa'yo, hiniila mo lang! Anong bababa? Eh, mas mabigat yung papataas! Ganun, ha? Oo! Sige! Ayan! Sige! Ikaw na lang! Bakit mo ako ikaw na lang? Ha? Ikaw na nakaisip na ito! Sabi mo kasi, mas magaan dyan! Tulong ka ba ako, Tommy? Tatawa-tawa ka pa ngayon! Oh, sige, ano gusto mo? Bababa ako na! Oh, sige, bababa mo! Bababa ako! Sige! Sige, tatay! Baby! Sir! Yes, sir! Sir! Morning! Sir, Robert? Ako nga. Bakit sila ba akala niyo? Akala namin dumating na si sir eh. Gabi na. Hindi niyo sabihin, hindi pa nakakabalik si na sir? Baka. Oras na. Ano nangyari sa kanila? Ako. Ayaw na lang ako eh. Baby. Ay! Ako kasi parang kurangge. Ganun. So, ma'am, saan po kayo galing kanina nung kumarang kayo ng ano? Kasi nga, dapat meron kaming meeting ni Pepito eh. Uy, okay na. Wow! Ramon! Sir. Salamat nga pala. Kung di dahil sa'yo, malamang hindi nangyari itong mga to. Sir, lumaki nagpapasalamat sa akin eh. Hindi ko naman natupad yung pangako ko sa inyo na hindi kayo lahat malilit. Oo, nandun ako. Pero alam mo, dahil doon sa ginawa mo yung pagbuhat mo kay Mrs. Gomez, ayun, pinirmahan niya rin yung kontrata. Oh? Wow! Talaga? She signed the contract? Oo, hindi lang yun. Yung ano nga, yung anak niya eh. Sabi eh, kukunin niya raw maging ninong yung anak. Ka
Kakaibang swerte talaga dala niyo, sir. Galing! Hindi naman, hindi naman. Si ano? Si Patrick at si Tommy, para makaalis na tayo. Ayan na yung dalawa, oh. Ano, tingnan mo na nangyari sa atin. Talagang malas ka talaga. Ano kung magiging malas? Kung hindi mo binitawa yung statwa, hindi tayo magkakaganito. Malas ka! Hindi pa lang binitawa ng statwa. Hindi ba sinabi ko sa'yo, ako na lang magdala? Ang tigas-tigas ng ulo mo, yabang-yabang mo, hindi pa naman kaya pala! Sige, lakas ang musika mo! Ha? Aray! Ang kala mo, ha? Ikaw!